Okay, so ang ipapakita ko ngayon ay kung paano gumawa ng swag style para sa curtain, okay? So una, ito, square yan. Kahit sa tela, gagawa ka muna ng square na design. Pagkatapos, kukunin mo yung sukat ng gagawin mong swag. Depende na sa'yo kung gaano kalaki yung gagawin mong design. Pero ito, maliit lang ginawa ko kasi for demonstration kung paano ang gagawin yung swag style para sa curtain, okay? So, ayan, finold ko into half. Meron ako dito na gupit na tela. So, ganito siya. Ganyan ang cutting niya. Maliit lang ito. Para makita nyo lang kung paano ang lapat pagdating sa malaking tela. So, ganito yung kanyang magiging itsura. Ito, parang siya, hindi siya straight. Ngayon, yung laki dito, yan, 2.5 dito. Nagbigay lang ako dito ng, ginawa ko lang itong 5 inches. Adjust nyo na lang yung measurement kasi for demonstration lang po ito. Okay? So, ayan na, meron siyang parang. Yan. Baliktad din, no? Nauna yung tela kaysa sa pattern. Actually, gagawin ko na sana yung tela. Pero pinakita ko lang paano pagdating sa pattern. Okay, so ito na yon. Ganito na yung magiging itsura. Ito na yon. Ngayon, naglagay lang ako dito ng markings kung gaano ba kalaki yung magiging pleats, kung gaano kalaki yung magiging distance ng pleats. So, ito, kasi since maliit lang naman ito, ginawa ko lang ng 1/2 inch ang distance at 1 inch naman yung sa pleats. Okay, so papakita ko ngayon kung paano siya ipipleats. Okay. Ito to. Kailangan pantay ito. Salamin ko, hindi ko makita. Pwede mo namang idiretsyong tahiin na agad sa makina. Hindi na kailangan magpin-pin. Basta ito dito. Kailangan pantay. Pinipin ko lang para makita nyo. Okay, so tapos na dyan. Dito naman sa kabila. Okay, so ito na. Yan na ha. Yan. So ito, magiging maganda yung kalalabasan nyo kung ganito yung, yan o. Yan. Itong laylayan dito, pwede kayo dito magkabit ng shearing. Ito, itong pabilog na to. Yan, or meron kinakabit, nakalimutan ko lang yung tassel. Pwede itong lagyan ng tassel or pwede itong lagyan ng shearing. Okay, ngayon naman ito. Ito naman sa kabila. Ito. Tingnan nyo yung magiging resulta kung halimbawang pinagdikit ko siya.
Yan, pag pinagdikit kong ganyan, ganyan yung magiging itsura niya. Pag pinagdikit ko silang ganyan, yan. Yan. Pero pag hindi ko sila pinagdikit, yung ganyan lang, yan. Yan. Yan, okay yan. Mas na-emphasize. I think mas maganda yung ganito kesa sa ganito. Kayo na bahala kung ano yung mas prefer nyong style o yung paglapat ng swag. Okay? Kung halimbawa ganyan, kailangan ito. Itago nyo sa ilalim or ganito. Pwede mo naman silang mag-meet sa gitna. Yan. Pero yan, nag-meet sila sa gitna. Ka. Himawa ito yung gitna. Okay, mag-meet sila sa gitna. Yan. Ayan. Okay? Yan. Yan. Okay? So, yan na. Yan yung paggawa ng swag para sa cortina. Okay, ito namang isa, hindi natin gagawing pa round, kundi pa triangle itong laylayan. Pero swag style pa din to. Yun nga lang, yung laylayan ay pa-triangle. Okay? So, tingnan muna natin. Ipiplits ko na muna. Mamaya ako lalagyan ng pa-triangle. Okay, ito pang isa. Okay, yan. So, itong center ng gitna, yan, gagawin natin siyang patulis. Kasi pa-round to eh. Gagawin lang natin patulis. Okay. So, tingnan natin ang mangyayari. Kung anong itsura. Ayan. Ayan, napatulis. Maglagay na lang kayo dyan ng design. Okay, tingnan natin. Yung ginawa ko doon sa una, pinag-meet ko sila dito sa gitna. Ayan. At ito pang isa, tingnan natin kung ano yung magiging itsura. Yan. Yan, tingnan. Yan ang magiging itsura. Pagka gumawa kayo ng ganito, magbigay na lang kayo ng adjustment. Kasi kung halimbawa patulis yung laylayan, sa tingin ko hindi pwede silang mag-meet dito kasi hindi na i-emphasize yung pa-triangle. Tingnan natin pag ni-release natin siya, pag hindi natin pinagdikit dito sa center. Ay, natanggal na.
ko. Wait lang. Ayan. Ayan. Okay. So, mas na-emphasize yung kanyang pagka-triangle kapag ganito lang. Okay? So, pag nilapat niyo siya sa ano, sa cortina, wag niyo nang sundin niya. Wag niyo sundin yan. Ang gupit niyo na yan. Ang gupit niyo niyan ay ganito. Pakita ko lang ah. Ito, ganito ang gupit niyo. Yan. Yan. Kung saan ko nilagay yung ruler pa ganyan. Para ma-emphasize yung pagka-triangle niya. Itong portion na itong gugupitin nyo. Yan, pa ganun. Okay. So, pinakita ko lang pag ibang style naman ng layayan kung paano gugupitin. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Okay, so sa illustration na ito, ipapakita ko kung paano gumawa ng cortina na swag design. Okay, so kung makikita nyo dito, meron akong 3 panels. Okay, lagyan ko lang ng scotch tape. 3 panel siya. Ang isang panel ay depende sa width ng tela. At yung haba ay kayo na ang magde-design kung gaano kahaba. Yung width ng tela may 60, may 58, may 45, may 36. Yun ang isang panel. Okay? Yan. Tapos dito sa gilid, pwede kayong gumawa ng ganito. Ganyan. Ganyan ang cutting. Tapos kayo na bahala kung ano yung ilalagay nyo kung baliktaran. 2 colors. Kung baliktaran, 2 kulay ang gagamitin nyo. To, kung makikita nyo, may puti ako dito tapos iba din yung kulay ko dito. So, ipiplits nyo lang yon papunta sa side. Okay, so ikakabit ko lang. Yan, tiyan. Ini-illustrate ko na lang kasi hindi pa naman ako gagawa ng ganyang cortina. Ito isa pa. Sa kabila naman. Ipi-plits na lang. Mahala na kayo kung gaano kahaba yung gagawin nyo. Basta ang mahalaga, proportion ang haba nito sa haba ng cortina nyo. Yan. Okay? Okay, so ikakabit na natin itong swag style. Ayan. At ito namang isa. Ito pa. Okay. Ay, baliktad pala itong isa. Mali. Mali, mali. So, ito. Teka lang. Siyempre, ayusin natin yung
style lang cortina para maganda magiging itsura. Hindi pa pantay lang yan, pantay na. Taas to, ay ako galaw pa. Ayan, so ito ayusin natin. Kailangan na gamitin yung tela, yung malambot. Yan. Okay? So, meron pa ako dito ginawa. Swag style din siya. Pero pa-triangle yung laylayan. Tinan ko nga. Eh, patong ko lang. Tinan ko kung maganda tingnan. Kung maganda kalalabasan na. Pa-triangle siya. Yung mga laylayan ng tela, pwede nyong lagyan ng tassel o kaya shearing kung gusto nyo. Kung hindi, edi wag. Di wag nyo lagyan. Yung ganun lang yun. Okay, sa so ganyan. See? Ah, plain pa lang yan, ha? Papel pa lang, pero maganda na. Okay, meron din akong ginawa dito. Kailangan, pag nilagay nyo yan sa curtain rod, nakaderecho. Hindi, kasi kung maiksi yung curtain rod nyo, edi mag-shared yan, mag-shared. Bahala kayo kung gusto nyo ba nang naka-flat siya, derecho, o gusto nyo mag-shared. Kung gusto nyo mag-shared, iksian nyo yung curtain rod nyo. Kung gusto nyo naman naka-derechong ganyan, kailangan mas mahaba yung curtain rod nyo. Okay? So, ito dito. Yan, gawa din kayo ng ganito, ganyan, yan, para malagyan ng design yung kanyang pagsusuksuka ng curtain rod. Yan, ganyan. Daming naiisip ni Marisa, no? Pero pasensya na kayo at hindi ko ito maipakita sa actual na tela. Kasi naman, no, hindi naman ako nagkukortina ng ganito, no. So, pinapakita ko lang kung paano gumawa. Okay? Simple lang yung kortina ko. Ayoko nang gumastos ang ganitong kortina. Magastos nga. Yung swag na nga lang magastos na makain sa tela yan, eh. Okay. Kita niya? Ayan. Okay? Yun lang. Papakita ko naman kung anong kalalabasan ng swag kapag sa malaking tela na ang gagawin. Yung swag lang, ha, hindi yung cortina. Okay, stay tuned. Okay, so gagawa tayo ng swag. Okay. Ito, yung 60 ang width nito, eh. Doon sa 60 width na Gina silk ito, ha. Gumawa ako ng square. So, ang sukat ngayon nito ay 58.5 by 58.5. So, square yon. Katapos natin square, ganit natin. Ipa-triangle natin. Yan, triangle. Tingnan ko nga kung kita. Wala kasing ano, eh. Wala kasing magbi-video sa akin. Ako lang mag-isa. Ayan. Okay, so ito na yon. Okay. Yan. Okay? Okay, so dito. Teka lang. Pantay na ba? Hindi pa pala pantay. Wag nyo na lang titignan yun. Di ba ako nakakalili? Okay, so ito. Itong side na to, dito kayo magde-decide kung
ilang pleats ang gagawin nyo. Yan. Dito kayo magde-decide kung ilang pleats ang gagawin nyo, okay? So, dito, at least gawa tayo ng, ko, try natin, try lang natin ha. 8 inches. First time ko din lang gumawa ng ganito, kaya hindi ko pa alam yung magiging resulta. Pero ang ipapakita ko lang sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng swag gamit na yung China silk. 8 inches down ng 10 and a half. Tapos gagawin natin straight ito. Straight ko lang ito. Yan. Yan ha. Tapos let's say gagawa tayo ng ano, 5 pleats. 5 pleats na ang distance ay, tingnan niya natin, 3 inches. Okay, 5 pleats na ang distance ay 3 inches ha. Okay, so eto yung dito, ito na yung distance. Tapos yung lalim ng pleats, ikaw na yung magde-decide kung gaano kalalim. Okay, ito yung distance. Tapos halimbawa 5 inches. Oh, 5 inches yung ano, if a fold mo. Kasya kaya to. Tapos distance again 3 inches. Tapos another 5 inches. Pagkatapos, hindi ko na ma-check kung kita ba. Distance, pleats, distance, pleats, distance, 3 inches. Tapos, pleats. Okay? So, lagyan pa natin ng another allowance. Another 3 inches. Okay. So, yan. Teka lang. Ilan ito? So, cutting ko, ang haba nito ay na dito, magmula sa itaas natin sa cutting. Ang haba nito ay 41, okay? So, ilan yung pleats natin? 1, 2, 3. 3 yung pleats sa tigpa 5 inches. 41. Kung 41 yon, dapat itong center. Itong center. Mas mahaba. O sabihin natin, 41 yun. Gawin natin 45 inches. Trial and error to ha. Ninidemo ko lang pong kung paano yung ano, kapagawa ng swag. May mga adjustment kapag, syempre, pag kayo na mismo yung gumawa ng ano, curtain nyo, swag curtain. So 41 yun, let's see, gawin natin tong 45. Kasi kailangan parang ang gupit, hindi straight. Okay, so 45 to 41 yun. Okay, so lalagyan na natin ng design ng paround. Guhitan ko lang. Tansya-tansya na lang to ha. Basta maging round. Yan. Round. Okay. So, gugupitin ko na to. Hindi ko makita kung kita nyo ba ako. Kayo na mag-adjust. Kayo na ang umurong. Kung hindi nyo ako kita sa camera, kayo na ang umurong. Hindi ko kasi mautusan yung mga alaga ko na i-check kung kita ako sa camera. Mga tulog sila eh. Okay, so yan. Yan. Kita nyo? Parang. Gupitin ko na dito. Yan. Tapos, bawasan pala natin ito kasi masyadong matulis yun. Masyadong matulis. Magbawas lang tayo. Kung ito,
Limbawa ito ay 12 inches. Guro gagawin ko dito ng 15 inches. Tingnan ko nga kung 15 inches ay masyadong maliit or kung 20 inches. Ayan, gagawin kong 20 inches dito. Ako na nag-decide na 20 inches. Okay. Ayan. 20 inches. So, straight line ko lang magmula dito. Masyado kasi siyang matulis. Kaya babawasan ko. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Ito yung 54 by 54 inches ah. Okay, so gupitin na natin. Tumutulo yung pawis ko ah. Okay. Okay, so magtanda na tayo dito ng limang pleats. Tingnan natin kasi humaba siya kasi nagupitan natin. Tingnan natin kung ilang pleats yung magagawa natin dito. Three inches. Tapos, five. Three inches distance. Five inches pleats. Three inches. 5. Okay, tama lang pala. Okay, so lagyan ko lang ng ano, pikete para alam ko kung saan ko ipi-pleats sa magkabilahan. Okay, lagyan ko na ng aspilihin muna natin para ano, makita kung ano yung magiging itsura. Yan. Kailangan pag pinlits nyo ito, pantay ito ha, pantay. Kahit i-pleats nyo, kailangan pantay pa din yan. So, yan. Okay. First pleats. Tapos, hindi na silk lang itong gamit ko. Mas maganda kung yung gagamitin yung tela ay talagang bagsak. Bagsak yung tela, tsaka mabigat. Hindi naman masyadong mabigat, tama lang. Pero karamihan ng pangkorti na ginagamit yung brocade. Yan. Oh. Nakatatlong pleats lang pala tayo, hindi pala umabot ng lima. Or masyadong ano, masyadong maluwag yung ano, yung distance ng pleats niya. Anyway, kayo na lang mag-adjust ng distance, pinapakita ko lang kung paano gumawa. Yan. Saan ba yung? Okay, next. Yan. Pwede mo nang, kapag natandaan mo naman na, pwede mo nang diretso ng tahi. Diretso mo na ng tahi yan. Okay. So, yung laylayan, pwede kang maglagay ng rapos, pwede kang maglagay ng tassel. Bahala ka kung ano yung ilalagay mo dyan. Okay? So, tingnan natin, ilagay ko siya dito sa, ano, sa taas. Wait lang. Kita ba yun? Okay. Yan. Okay, yan. So, tingnan natin kung ano yung magiging itsura. Kung igaganyan. So, ito yung center. Wait lang.
Kuha ko ng aspil eh. Okay, pagdikitin natin. Tapos dito. Tapos ito pang kabila. Pagdikitin natin siya dyan. Yan. Tumutulo na yung paws ko. Nainita na ako. Yan. Okay, ayusin natin. Ito, pwede nyong ilagay ito dun sa ano, sa wrong side. Ganyan, no. Tahiin nyo dun sa wrong side. Yan. Ayan, okay? Yan. Pwede nyo yun itago, ah. Yan, ganyan na. Ay, natanggal pa yan. Wait lang, natanggal pala. Okay. Wait lang, yan. So, hindi ko na kailangan tahiin pa. At least nakita nyo kung ano yung magiging itsura ng swag. Okay, so kung ganyan yung ano, ang katulad ng sinabi ko kanina, 58 by 58 inches, tapos tatlong pleats sa tigka 5 inches, ang distance ay 3 inches. So ang magiging kalabasan ng sukat nito ay 21 itong width, tapos itong length niya ay 18.5. Okay? So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng swag design. Okay? Thank you for watching. Bye-bye!